Viva poong Jesus Nazareno, awit at pagpuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo, gabayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, atin pong ginugunita si Santa Monica. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinaramayan mo ang mga nagdadalamhati. Ang matimyas na pagluha ni Santa Monica ay tinugon mo ng pagbubunsod na magbagong buhay si Agusting anak niya. Bilang tugon sa kanilang magkatuwang na panalangin, loobin mong aming tangisan ang pagsuway namin at marapatin mong ang kapatawaran mo ay aming kamtin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon, pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Jesus. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman tulad ng mga inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa gayon, hindi yuyurakan ninuman ang karapatan ng kanyang kapwa, ni pupugayan man ang dangal. Tulad ng sinabi namin sa inyo noon pa, at mahigpit na ibinabala, parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan.
Kaya, ang sinumang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos, na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang puon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang lahat ng namumuhi sa masamay mahal ng Diyos at siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Ililigtas niya sila sa kamay ng mga buktot. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso magahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain. At sa puon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Manalangin, walang humpay, samantalang hinihintay, si Jesus na buong mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam nang dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming ilawan eh. Baka hindi magkasa ito sa ating lahat." Tugon ng matatalino.
Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang limang hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang limang hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang araw ng Poong Jesus Nazareno sa inyong lahat. Isang kwento ng paghahanda ang ating narinig sa ating talinhaga sa Ebanghelyong ibinahagi ni San Mateo. Isang talinhaga tungkol sa paghahanda. Sabi ng talinhaga, mayroon daw dalawang klase ng mga dalagang inilarawan dito. Ang grupo ng mga matatalino at ang grupo ng mga hangal. Ang mga matatalino hindi lang naghanda ng ilawan sa kanilang pag-iintay para sa lalaking ikakasal. Hindi lang ilawan, kundi reserbang langis para sa kanilang ilawan. Ang matatalino, alam nila na maaring hindi sasapat ang langis na kanilang dinala sa kanilang ilawan. Kaya nag-isip ng reserba, nag-isip ng sobra. Alam ng matatalino na walang nakakaalam kung kailan dadating ang kanilang inaantay. Alam ng matatalino na maghanda sa hindi inaasahan. Alam ng matatalino na hindi sila pwedeng umasa sa iba, kundi higit sa lahat sa sarili nila. Yan ang mga katangian ng mga grupo ng matatalino pagdating sa paghahanda. Samantala, ang mga hangal nagdala ng ilawan pero hindi nagdala ng reserbang langis. Ang mga hangal hindi nag-isip ng sobra o ng labis. Ang mga hangal hindi inisip ang mga posibilidad na mangyayari. Ang mga hangal umasa sa hingi. Mga kapatid, ito ang pinagkaiba ng taong matalino at hangal pagdating sa paghahanda. Kaya sa huli, nang dumating ang lalaking ikakasal sa hindi inaasahang oras, aandap-andap ang mga ilawan ng mga hangal. Hindi naman kayang makapagbigay ng mga matatalino sapagkat sapat na ang kanilang paghahanda para sa sarili nila. Hindi naman makatulong ang mga matatalino sapagkat magkukulang naman sila. Kaya sa huli, ang mga hangal walang inasahan. Wala pong pinagkaiba ang talinhagang ito. Kung nakapag-ipon tayo, siguro iba ang kwento natin ngayon. Para sa mga namatayan, siguro kung nagkaroon lang ng pagpapatawaran, siguro bago pumanaw ang ating mga mahal sa buhay,
hindi sana mabigat ang ating kalooban. Kung siguro, inalagaan lang natin ang ating kalusugan o ang ating kalikasan. Kung siguro, nagtinok tayo sa ating mga trabaho, kahit papano, siguro may pinagkukunan tayo ngayon sa paghahanda. At kadalasan, sa krisis, marami ang aral na mapupulot natin. Lahat din ito, pwede nating gamitin sa ating mga buhay. At alam natin sa ating buhay, walang nakakaalam kung kailan ang katapusan. Pero kung atin itong paghahandaan, wala tayong pagsisisihan. Kadalasan, ang mga nagsisi ay yung mga hindi naghanda. Ang mga nagsisi ay yung walang preparasyong ginawa. Kaya maging aral sa atin lahat ng nararanasan natin ngayon tungkol sa paghahanda. Para sa huli, dumating man ang hindi natin inaasahan, wala tayong pagsisisihan. Habang may panahon at pagkakataon, pwedeng maghanda, pwedeng ayusin ang hindi magaganda, magpatawaran, magtulungan, magkumpisal, at higit sa lahat, magbago, para dumating man ang ating hindi inaasahan sa ating buhay, sa huli, wala tayong pagsisisihan. Hindi man natin alam ang ating oras, pero hindi nangangahulugang hindi ito pwedeng paghandaan. Ito ang aral na gustong sabihin sa atin ng ating Pong Jesus Nazareno ngayon. Ang paghahanda, ginagawa araw-araw. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ipinapaalala ng mensahe ng Ebanghelyo na dapat tayong maging matalino at nagbabantay habang ating hinihintay ang pagdating ng Panginoong Jesus. Ipanalangin natin ang mundong kanyang iniligtas. Ating sambitin sa bawat panalangin, Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang simbahan naway maunawaan ang mga tanda sa ating panahon at tuwinang mapaalalahanan ang bayan ng Diyos tungkol sa walang hanggang dimensyon ng buhay, manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga kabataan naway manatiling umaasa at puno ng sigla sa buhay, nawa ang kanilang matayog na adhikain ang siyang maging katig nila sa pagsasakatuparan ng mga dakilang bagay sa buhay, manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga pinangihinaan ng loob at nabigo sa buhay, naway huwag palalimin ang kanilang hinanaki at bagkos kumuha ng panibagong lakas at pag-asa mula kay Kristo na nangako sa atin ang kanyang presensya, manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at may pagbabalik loob na pananampalataya, manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga yumao, naway makapiling ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian, manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo.
Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ama ng panahon at ng walang hanggan, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang aming hinihintay ang pagbabalik ni Kristo. Ang iyong biyaya ng walang hanggang karunungan, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Jesus Nazareno, narilito kami sa harap mo. Alak at inapay-alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at putin ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at hinapay sa tanan ay magbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay. Daming hiling, pagpapalat, buhay na dalisay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniyahain namin ang mga alay sa iyong dambana. Ngayong si Santa Monica ay ginugunita. Kalakip ang taimtim naming pithaya na magdulot ang mga ito ng inyong patawad at pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Inalaki panito mong anak na siyang nagulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawang kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni Santa Monica at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga banal na pakikinabang ngayong si Santa Monica ay pinararangalan ay magdulot nawa ng liwanag at alab sa aming buhay upang maging maningas ang aming hangarin naming banal at maging masagana ang mga ginagawa naming kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng mga may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humay kayong taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba
ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.